Kamusta guys? For today's video, we are going to unbox and review itong MIDI-G Bison X10 RUG Smartphone. Buksan na natin siya. Ito na siya guys, may dalawang variant ng MIDI-G Bison X10. Yung isa ay X10S na 32GB storage. At itong hawak ko ay X10G na may 64GB storage. Sa mga kulay naman ay meron siyang color gray at ito nga sa akin ang kulay black. Sa box niya ay mayroong user's manual, 5 volts 2 ampere 10 watts na charger and USB type C cable. Sa right side ng phone ay mayroong custom key button, power button kasama na rin yung fingerprint and volume buttons. Sa left side ay SIM card SD card slot at isa pang custom key button. And sa top side naman ay mayroong 3.5mm jack. Tapos sa ilalim may Type-C port and microphone at meron siyang lagay na strap sa gitna at meron din sa bottom left side. At yung ibang mga edges niya ay may bump na rubberized para sa safety ng phone. And sa likod naman ay meron 16 plus 8 plus 5MP camera, isa pang microphone, yung design niya ay meron curved diagonally in 4 sides and supported nito ang NFC. And sa bottom left banda yung speaker niya. I-open na natin siya guys at i-check ang specs niya. Ito na siya guys, stock Android 11 at maganda talaga karaniwan sa mga RUG phone, wala mga bloatware. Ito naman guys yung setup ng custom key buttons sa dalawang gilid ng phone. Pwede ka pumili kung ano yung response ng button na yun per click. Katulad na lang na single click mag-open ang underwater camera and double click for taking screenshots. Isa pa sa mga feature ng Bison X10 ay yung toolbag na merong noise test, peak hanging, alarm, compass at iba pa. Yung main specs naman ng ating Bison X10 NFC na may model RP05 ay merong 4GB RAM, 64GB storage at Unisoc processor. Itong RUG smartphone na to ay merong Unisoc processor. Yes, kakaiba yung processor niya. Di ba nasanay tayo sa Snapdragon at MediaTek na processor. Si Unisoc is microchip brand from China at ito yung pang-apat na pinakamalaking manufacturer ng mobile CPU. Ang nakalagay dito is Unisoc T310 processor. Makukumpara natin yung processor nito na nasa mid-range level. Ang kasabayan nito is si Snapdragon 662 na nasa Poco M3 at Oppo A74. Ang pinagkaiba lang nila is si Snapdragon 662 ay mayroong 8-core processor. Kaya mas mababa si T310 dahil quad-core lang siya. Ngayon naman, i-testing natin sa gaming kung saan naabot ko si Bison X10 natin na may Unisoc T310. Dito muna tayo sa mobile game katulad ng ML at Wild Rift. Smooth naman siya sa 30fps kaya malalaro mo siya ng maayos. Pero dito sa RPG katulad ng Genshin Impact, hindi ko marirecommend tong Bison X10 natin kasi mababa sa 30fps yung frame rate niya, tapos lowest settings pa, at sobrang tagal mag-loading para mapag-start ka ng ganitong laro. Next naman ay drop test tayo nitong MIDI-G Bison X10 natin. Ayan guys, may mga scratch siya upon dropping, pero buo at walang basag yung Bison X10 natin. Pag medyo mataas yung nilaglagan, nagkakaroon na ng dents bukod sa scratches, with up to 1.8 meters yung drop resistance niya, kaya pwede na rin huwag nyo lang isasadya na ilaglag. Sa waterproof test naman tayo, ayos na ayos siya,
kahit ilublob natin hanggang kalating oras sa tubig. Basta tandaan natin na patuyuin muna yung Type-C port at headset jack bago natin gamitin para makaiwas tayo sa short circuit o pagkasira nitong Bison X10 natin. Sa camera naman tayo, ito yung mga sample images captured ng ating UMIDG Bison X10. Malino na rin siya para sa 16 plus 8 plus 5MP camera and madali lang ma-handle yung capturing kasi meron siyang custom key button. Tapos magaan lang din siya hawakan dahil balance yung 6150 battery niya sa size ng phone. At ito naman yung sample video recording ng ating Bison X10. At panghuli, ito yung AnTuTu benchmark ni UMIDG Bison X10. Sulit na magkaroon ng ganito lalo na in overall usage, huwag lang sa hard gaming, lalo na kung palagi kang outdoor, katulad ng akit ka ng bundok o rider ka. Para hindi ka basta-basta natatakot kung alibang mahulog o biglang umulan habang nasa biyahe ka, dahil rag smartphone yung dala mo. And salamat guys sa panonood, huwag kalimutan mo subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad yung mga susunod natin ni-unbox ng mga rag smartphones.